Hi, welcome back again to my Income Creator Class video tutorial program. So for today, I will share with you how to make a sales page using MailerLite. The reason why you will use sales page ay para dito mo i-promote ang mga products or services mo. Ito ang magsisilbing tindahan mo sa internet. So some tips in making sales page. In general, the factors that contain sales page are number one, yung headline mo. Second, yung introduction mo, especially kung sales video yung ginagawa mo. Third is content. Yung content, yung body na nung sales page mo. Four is call to action button. Yan ang huwag mong kalimutan. So specifically, pag gusto nyo yung detailed na tips sa content, ito yung number one. Ito yung pagtutuunan nyo ng pansin, which is number one, yung headline. Headlines that make promises and demand attention. Ibig sabihin, dapat nakakagrab siya ng attention. If you don't nail the headline, the single most important part of your sales page, no one will stick around for the rest. Pag hindi mo nakuha yung attention ng isang audience mo, isang visitor mo, guaranteed yan, hindi niya titingnan yung content ng sales page mo, kahit na napakaganda yan. Kasi dun parang sa headline, hindi na nag-click. Hindi na siya na, nawalan na siya ng curiosity. Okay, secondly, stories that reveal the reasons behind the offer. Yan ang maganda, stories that reveal. Kaya magandang istorya ang makakabenta. Base sa old expression, words tell, stories sell. It's still 100% true. People become more emotionally connected with copy that tells a story. Story talaga ang magbebenta, okay? Next is proof that your product or services actually work. If the proof of the pudding is in the eating, then you need to have some full bellies to show to your soon-to-be customers. For example na lang, kung talagang masarap yung paninda mo, for example sa pagkain, talagang kailangan mong pakita yung parang exaggeration naman kung malaki yun tiyan o kasi maraming kinain, ibig sabihin masarap talaga yung pagkain na binibenta mo. Yun ang proof eh, lumaki yun tiyan, gumana yung pagkain. Yun yung proof. So, ganun din yung sinasabi sa sales page dito. Kaya kailangan mo ng mga testimonials sa mga customers para maintindihan nila na nag-work yung offer na product or service mo. Next is, an offer they can't refuse. Paano mangyayari yun? Remember, you're selling more than just a product or service. You're selling solutions, outcomes, and experiences. Hindi lang product or service ha. Kasi solution ang ino-offer mo din. You see the problem of your audience or your customers, so you give solutions. Yun ang ino-offer mo talaga. Ito yung pinakalas, yung call to action button. Huwag niyong makakalimutan ilang maglagay ng call to action button. All good things must come to an end. And when your sales message does the same, you need a strong call to action. Para i-direct mo, bigyan mo ng order yung visitor or yung guest or yung soon-to-be customers mo kung anong next after nilang mapanood yung video mo o yung sales page mo, anong next nilang gagawin or next step. So yun ang gagawin ng call to action button. It's either you buy button or you buy now, mga ganon tipo. Okay, so let's now make a sales page using MailerLite. Mag-login lang tayo sa MailerLite account. So, automatic na to. Nakalagin ako. So, next, punta ka lang dun sa web forms. Okay, sa web forms, kiklik mo dito sa right side, add new web form. Then, form name. Anong pangalan ng sales page mo? O, lalagay na lang natin tong sales page. Okay, save and continue. Click nyo yung save and continue. Then, mag-upper dito sa choose web form type. Meron ditong subscribe button, embed form, landing page, saka pop-up form. So, ang gagawin natin sales page, ito yung sa landing page. Kadalasan dito ginagawa yung mga capture page din. Okay, click nyo lang yung create landing page. So, then you select subscriber group. So, since na mayroon ako dito, gagawa lang tayo ng new group kasi hindi ko naman i-market to or hindi ko ito ipapublish. Okay, so click nyo lang tong add new group. Then, group name, type nyo yung group name nyo. Lagyan natin sales page na lang.
Then click create. Then makikita nyo yung subscription list, yung mga nakalista dito. So ngayon nakagawa tayo ng subscriber group. Hanapin nyo lang dito, ito yon, sales page list, zero pa siya. So click nyo lang yan, then click save and continue. So dito sa choose template, pwede kayo mamili dito kung anong gusto nyong template. Kung gusto mo gumamit ng capture page na PDF lang, or ipopromote mo yung book mo, or lead generation, or sa webinar, pili ka lang dito. Pero eventually, pwede nyong i-customize to. O kaya, pwede to ring product, kasi offer mo product din. So, click natin preview. So, ito ang content niya. Pero don't worry, pwede natin i-customize to. So, kung gusto nyo yan, click nyo lang itong button na use this template. Okay, so yan na yon. Kung gusto nyo ma-preview to, click nyo lang itong button na to. Ayan ang kalalabasan niya. Pero since na ayaw natin ng ganito, i-customize natin. So, ang gagayahin natin na sales page ay ganito. Nakita nyo to. Naka-preview. Kunin lang natin yung URL niya. Pakita mismo natin dito. Ayan, siya yung sales page na yan. Ito yung sa content niya. Ito yung headline mo. May with logo. Then, may video siya. Ayan yung video. Ito yung content mo, your body, then pinakalas, testimonials, yung proof na regarding do sa product or services na ino-offer mo. Then last is yung call to action button. Okay? So itong gagawin natin. So kukopyahin lang natin to. Balik tayo dito. Tingnan nyo to ha. First page, may picture. Click nyo lang yan. Then click this one, click select. Ayan na siya, 'di ba? Napalitan na. Since na ang lalagay natin title nito, dito sa baba niya may sign plus. Click nyo lang 'yan, tapos lagay nyo lang title. Dito na lang ayaw. Pwede nyo ring dito tapos i-drag nyo. Ayan yung title. Kukunin natin yung title na 'to. Papalitan natin ito. Ayan na siya. Kung gusto nyo i-lagay ng design agad, so background, piliin natin, sabihin natin na blue color, almost blue pa. Ayan, natin yan, save. Then yung title, yung color, no, yung font niya, gawin natin puti para kitang kita. Then bold lang natin. Then click nyo lang yung save. Ito, pag ayaw nyo to, pwede nyo i-click tong delete lang. So wala na, tanggalin nyo na lang to. Alright, tapos ito namang text and image. So text na to. Copyin lang natin itong text. Then dito sa baba, click nyo na to. Tapos piliin nyo itong image or image plus text. Ito rin yon, image plus text. Pwede nyo i-drag and drop lang to. Since na dito na lang, ito na lang click natin. So, click nyo lang dito para mag-appear dito sa kanan. So, tingnan nyo kung may subtitle. Walang subtitle siya. Text lang. Palitan lang yung text. Right click, paste. O, yan na yon. Tapos yung subtitle, erase nyo lang yan. So, tingnan nyo, ito na yun. Oh. Then, yung picture, select nyo lang dito. Kahit anong picture ang gusto nyo ilagay. Ah, ito. Ito lagay natin. Ah. Kasi ito yung offer natin, yung blogging platform. Mag-appear siya dito, tapos dito. Pwede rin i-select yan dito kung anong gustong format. Pwede nyo rin i-edit na to sa design. Kung gusto nyo yung background, gawing white lahat. Ayan. Then, click save ulit. Tapos dito, ito na lang, same procedure pa rin naman dito. Image plus text lang yan. Or yung gallery. Tapos pag dito, lalagay mo naman yung video. Pwede nyo rin i-click dito kung mag-i-download nyo yung video dito. Pero pag kukunin nyo lang yung code, yung embed nyo lang, itong code lang ang ilagay nyo. Okay, pero dito tayo kukuha sa plus button. Tapos click nyo lang yung code. Ayan siya. Click nyo yan. Tapos punta kayo sa YouTube o yung URL code. Kukunin lang natin URL code. For example, sa channel ko, ito na lang. How to make capture page. Bisitahin nyo lang to, georgehardelesa.com. Okay, yung YouTube channel ko, George Hardelesa. Okay, then ito lang, punta kayo dito sa share button. Share button, tapos yung click nyo yung embed. Click nyo itong show more, tapos may sizes siya. Kung gusto nyo malaki o maliit, depende. Ang pinakamalaki sa default, yung 640. Pwede nyo rin customize yan. Kung gusto nyo mas malaki dyan, pwede rin. So, try natin itong malaki, 800 by 450. So, then, itong code, kailangan nyo lang, click nyo lang yan.
right click copy, then punta tayo dito, di ba? Click paste nyo lang to. Ayan, since siya ipipaste nyo yan, then click save. Hindi nyo siya makikita sa preview nyo makikita yan. So tingnan natin ah. Ayan na siya, di ba? Oh, yan. Pero nasa gilid siya. So ang gagawin natin diyan is i-center natin. So balik tayo dun sa code. Makikita nyo yung sa last nyan, pinaka-last yung, kung napanood nyo yung mga last na video tutorial ko about vlogging, pinaka-dulo, lalagyan lang natin ng bracket. Okay, yung bracket na open, tsaka forward slash, tapos lagyan yung center. Then, close bracket. Ayan, tapos dun sa dulo naman, yung umpisa nyang code, lalagay natin ng open bracket. Then, type center. Bracket. Okay, then click save. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Ayan, naka-center na siya. So, okay na yan. Same pa rin. Ginawa, dito sa ginawa ko sales page, pwede nyo lagyan. So, same pa rin yung paglagay ng video. Kung gusto nyo, click nyo lang yung plus button or drag and drop the code. So, yung mga content pa dito, ito lang yung gawin nyo na lang. Customize nyo, pag-aralan nyo yung mga blocks and design dito, kayo nang bahala. Basta yung paggawa ng sales page, ito na yung pinaka basic. So, yan ang content, di ba? Then, gagawin naman natin yung testimonials. Same pa rin, either text or picture lang. Dito naman, picture lang to, image lang. So, click nyo lang yung plus button ulit, tapos click nyo yung image. Or dito rin, drag and drop nyo lang yung image. Then, click this one, na-appear to. Browse nyo yung kung saan nyo i-upload ito. Ngayari, upload natin isang testimonial. Ito yung proof na gumagana yung products or services. Okay? Kasi maraming testimonial dito. Ito ang proof mo. Alright. So, ngayon naman, may proof ka na. Titingnan mo, may headline ka. Then, may text, may content ka na. Then, may proof. Kailangan mo na lang ay call to action button. So, maglalagay tayo ngayon ng call to action button. Select nyo lang din to, click nyo, hanap nyo. Kaya pwede rin kayong maglagay ng web form or button lang. So, since na sales page to, button na lang yung call to action button. Ayan siya. Click nyo yan. Then, pwede nyo customize yung button. Papalitan nyo yung text dito. Lagay natin yung click here to continue. Bali, ito yung link. For example, lagay natin yung URL na to. Ngayon, papupuntahin ko siya dito sa blog site ko. Copy ko lang tong blog site address ko, URL. Then, balik ko ulit sa ginagawa natin. Select nyo lang. Right click. Then, paste. Ito na yung URL. Dito mag-a-appear. Pag-aralan nyo lang yung kung paano customize din. Ha. Palitan mo yung background. Gawin natin puti na lahat. Yung button niya, gawin natin red. Okay? Gawin natin bold. O, yan. Ay, bababa lang natin konti. Kung gusto nyo palagyan ng tulad dito ng image na nagtuturo sa baba, pwede rin. Basta click nyo lang image dito. So, ngayon, alam nyo na yung idea kung paano paggawa. By the way, since na sales page yung ginagawa natin, dapat yung call to action button yung related dun sa sales page. It's either na buy now or avail the promo now. Yun dapat ay ilagay natin. Tsaka yung link dapat papunta dun sa merchant services o kung saan sila magbabayad. Kaya nang bahala mag-customize pa lahat. Okay, then click save lang. Tapos dito naman, pwede nyong i-edit din yan. Usually itong social media na icon, pwede nyong palit-palitan dito. I-click din nila yan kung saan nyo i-redirect. Tapos dito pwede nyong ilagay yung website nyo. Okay, so far, yan lang muna. Then, click save. Then, after that, pag okay na kayo, click done editing. I-preview nyo muna kung anong itsura. Ayan na siya, di ba? Pag nakuha niya, pwede nyo tanggalin to. Ito lang. Impact instrument. Ito yung blogging platform tsaka landing pages. Yun ito yung product na ino-offer. Kasi dito ka gagawa ng blog site. Professional na ang blog site mo dito. Impact instrument and rocket pages. Okay, tapos ito yung sales video na papanoorin ng audience nyo or yung visitor. Then testimonials, then call to action button. So far, okay na yan. After that, na satisfied na kayo sa paggawa ng sales page, click done editing.
So ngayon makikita mo din, pwede nyo customize yung landing page URL nyo. Pwede nyo ilagay din, ilalagay ko yung domain name ko pero may subdomain name siya. Pero sa ngayon di natin ituturo yon. Kung ano lang muna yung default ng MailerLite na landing page. Okay, pwede nyo lagyan page title. Kung anong gusto for SEO, search engine optimization nyo. So, hindi na muna natin lalagyan yon. Then, after that, click save and continue. So, ngayon, dito ka na. Kung gusto nyo i-edit naman, edit nyo ulit yung content. Click nyo lang yung mga edit button dito. Kung gusto nyo iba papuntahin sa sales page group o yung subscriber group mo, edit nyo lang din. Basta pwede nyo edit dito. Okay? Then, copy URL para matesting natin. Right click, tapos paste and go. O yan. Okay na, di ba? May call to action button ka. Dito ka na magpo-promote ng products or services mo. So, either tanggalin nyo yung mga text or video lang, konting text or testimonials lang, then call to action button. So far, so good. So, this is how to make a better sales page in an easy way. Thank you for watching this video and I'll see you again on next video tutorial of Income Creator Class.